Quincy Miller ginulat ni Kay Soto, hindi akalain ni Nolly Ayala sa kanyang show na Power and Play, na sabihin ni Quincy Miller na pwedeng makapasok raw si Kay Soto sa NBA. A guy who's ready to become an international player, an NBA player. You know, one guy that sticks out to me as well is Kai Soto. I think that if he just becomes a little bit more aggressive, he could definitely be in the NBA. Oh, that's interesting. Yeah, for sure. There is no doubt na mayroong nakikita si Quincy Miller na maganda sa laro ni Kay Soto at nasabi niyang si Kay Soto ay pwedeng makapasok sa NBA. Clearly, kahit ang isang pure American ay bilib kay Kay Soto, and it just shows na hanggang ngayon ay isang legit NBA prospect pa rin si Kay Soto, pero sabi rin ni Quincy Miller na mayroon pang kulang si Kay Soto. In fact, may dalawang kulang si Kay Soto. Well, yeah, those two guys just stick out to me that could definitely be NBA players. When you talk about Kai Soto, of course, our youngster, what do you think is lacking with him yet at this time? Right now, for me, it's just experience and just being more aggressive. I think that if he was more aggressive and tried to do more, he would do more. But other than that, I don't see no issues with him that much, you know? Well, una, ay ang experience, well, very consistent tayo dito, about experience, sa halos 3 taon na. Alam kasi natin na kulang ang experience ni Kay Soto, simula noong nagkaroon ng health crisis ang mundo. More than 1 year na hindi nakapaglaro si Kay Soto ng isang official game. Puro lang mga trainings, at mga scrimmages ang kanyang ginawa, at hindi pa nakatulong na umalis siya sa Team Ignite. At nang nagkaroon siya ng kontrata sa NBL Australia, ay akala natin dito na makuha ni Kay Soto ang needed experience, pero naging limited ang kanyang playing time, at hindi na maximize ang kanyang full potential. Kaya there is a school of thought na sana nag-USNCA na lang sana si Kay Soto, at doon sana niya nakuha ang best experience to prepare him sa NBA. Pangalawa, ay aggressiveness. Well, mukhang palaging nanonood siguro itong si Quincy Miller sa atin dito, dahil we are preaching that since time immemorial. And we are so happy last year, pagdating ni Kay Soto sa Japan, at nagpakita siya ng kakaibang aggressiveness, sa kanyang first 6 or 7 games, pero biglang nawala rin. Yun pala, mayroon ang ininda si Kay Soto sa kanyang likod. Sa makatuwid, ay doable ang mga kulang ni Kay Soto, kaya siguradong makapasok pa rin siya sa NBA. Hindi kasi nagkulang si Kay Soto sa skills and talent, in fact, he is far more skilled compared sa karamihan ng mga big man sa NBA. He is even faster, and can jump higher, can dribble, shoot and pass kaya, nandyan na ni Kay Soto ang skills, ang kulang na lang ay ang experience dahil obviously, 21 pa lang siya, at aggressiveness na parehong doable. Sunod-sunod na ang magandang laro ni Renz Abando para sa anyang pa-GC at nakakuha na naman ng panalo versus Changwon 85-71. Sa first quarter pa lang ay bumubulusok na si Renz Abando at dunk kaagad. At sa second quarter naman ay inateke ni Abando ang heart of the defense. At nakakuha pa ng block. Sa third quarter ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok ni Abando. At 7 minutes, 18 seconds mark in the third quarter ay dito na lumipad si Abando at harap-harap ang dinakdahan ang depensa ng Changwon. Nasinundan naman ng isang magandang floater. Sa fourth quarter ay binigyan ng isang isolation play si Abando at gumawa ng isang napakahirap na spin move. Hindi rin makapaniwala ang mga Koreans sa taas ng lundag ni Abando nang sungkitin niya ang bola sa isang rebound play. Nagtapos si Renz Abando na mayroong 18 big points at lahat mga highlights. Talagang isang showtime ang ginawa ni Abando at napakasikat niya sa Korea. Ganda kasi ng kanyang style of play na bihirang makikita sa mga Korean players. Usually kasi ay mga deadly shooters ang mga Koreans, kaya sikat na sikat si Renz Abando sa Korea ngayon.
플레이 5초안 쪽입니다. 아반도 대침에서 들어갑니다. 날아오릅니다. 레이스 아반도. Coach as well. I spoke with him at halftime and I said, "Are you happy?" He said, "No." I said, "Why not?" He said, "No." He thought about it. Skills ni Nakai Soto at Rehens Abando di mahindian. Ito ang katotohanan sa basketball career ni Nakai Soto at Rehens Abando. At hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi makapaniwalang mayroong legit 7-3 player ang Pilipinas. Ginulat kasi ni Kai Soto ang buong mundo nang nalaman nilang mayroon very skilled 7-footer ang Pilipinas. Legit kasi ang skills ni Kai Soto. At marami ang nagsasabing insane level ang kanyang skill set in relation sa kanyang height. Ito naman talaga ang totoo. Nakita natin kung papaano nag-dominate si Kai Soto noong nasa TSEC pa siya. Nakita rin natin ang kanyang insane skills and athleticism noong naglaro siya sa NBL Australia. At lahat yan totoo. Ang kulang na lang sa resume ni Kai Soto ay ang NBA, pero hindi naman yan expected na madali especially para sa isang Pinoy na katulad ni Kai Soto. Kai Soto for the record is working very hard upang matupad ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA na yon rin ang pangarap nating lahat. Kaya it is just right to support Kai Soto sa kanyang NBA dream, although mayroong mga panahon na akala natin ay magiging isang lottery pick si Kai Soto, dahil na rin nakita natin noong 17 years old pa siya, na talagang kakaiba ang kanyang skills compared sa ibang mga big men. In fact, na-notice si Kai Soto ni Chet Holmgren sa kasagsagan ng kasikatan ni Kai Soto sa Amerika, who once considered Diwa Overtime na best big man sa US. Kung gaano tayo ngayon ka-hype sa mga dunks at blocks ni Rehens Abando, ay ganyan rin ang nagawa ni Kai Soto, kaya nga na-notice siya hindi lang ng Japan at Asia, kundi pati ng NBA. Let's not forget na gumawa ng history si Kai Soto bilang pinakaunang Pinoy na nakapaglaro sa NBA G League Elite Team, na kalaunan ay tinawag na Team Ignite. Hindi yan hype. Reality yan, at yan ang dahilan kung bakit akala natin ay easy path para kay Kai Soto ang NBA. And I believe ganyan rin ang paniniwala ni Kai Soto, dahil sa isang interview, ay sinabi niya na hindi lang ang makalaro sa NBA ang kanyang goal, kundi ang magiging NBA All-Star. Galing yan lahat kay Kai Soto, and to say that means naniniwala si Kai Soto na makapasok siya sa NBA. Pero nag-iba kasi ang lahat after the health crisis. Dito nagsimula ang downfall ni Kai Soto, na hanggang sa ngayon, pilit niyang inaayos, hindi rin nakakatulong ang kaning injury, but still naka-lock-in pa rin naman si Kai Soto sa kanyang NBA aspiration, at ako'y naniniwala na next year ay makakapasok na si Kai Soto sa NBA. And Soto, another chance in a thunderous jail! Adjo! Abando! Bolo sa Abando! Abando, turko, drogamida, nimote! Koko! Kono에서부터 빠져 들어갑니다. 정면으로 와서 아반도. 샷클락 줄어듭니다. 레이즈 아반도. 페인트 던지니 그렇죠. 아반도. 스피드 무브를 섞습니다.